What is trending in the world of social media? Welcome guys to another episode of Manila Serie. So it has been 2 months since Yorme Isko took office as mayor of Manila. And halos karamihan na po ng mga bilyonaryo sa ating bansa, ang mga pinuno po ng mga pinakamalaking negosyo ay either lumapit sa kanya o nakumbinsi po niya na tumulong po sa kanyang misyon para ibalik po sa ayos ang mga bagay-bagay po sa lungsod ng Maynila. So, ang gusto pong malaman ng karamihan, ang marami po nagtataka, bakit po kaya? Anong magic ang meron si Yorme Isko? Bakit lahat ng napakalaking mga bilyonaryo ay ganun na lang na gustong ma-associate yung sarili nila sa kanya? Ito pong mga bilyonaryo na to, hindi po biro ang makakuha ng mga appointment sa kanila. Hindi po biro yung makuha yung kanilang tiwala. Hindi po sila agad-agad din na naniniwala kung ano yung mga ipipresent mo sa kanila, kung ano yung mga ilalatag mo sa kanila. Pero po itong kay Yorme Isko, wala pa pong 2 buwan, karamihan po sa kanila ay napaniwala na niya. Bakit po kaya? Ano po kaya ang meron? Ito po, nakikita ko ay kasama po sa buong strategy na ginawa ni Yorme Isko. Lahat po ito ay calculated. Nakita niya ang pangangailangan ng lungsod ng Maynila na umangat po yung mga negosyo diyan sa loob ng Maynila at hindi po kakayanin niya yan nang gamit lang ang budget, ang limited na budget ng City Hall. Kailangan po niya ang suporta ng mga malalaking bilyonaryo para maisagawa po yung mga infrastructure projects po dyan po sa City of Manila. Ang kanyang mga plano katulad ng pagbubuhay po niyang eskolta, yung parte na yan ng Santa Cruz, yung pong ginagawa na bago sa Pandakan, yung pong kanyang tourism corridor sa Roas Boulevard all the way sa City Hall. So, lahat po yan, lahat po ng mga plano ni Yorme Isko, kasama po dyan ang mga bilyonaryo na magpo-pour in ng kanilang investment, ng kanilang pera, kanilang investment money sa City of Manila para po mag-spark po at para umangat po ang ekonomiya at dumami po ang mga negosyo, dumami ang mga trabaho. At in the end po, ang makikinabang, yung lungsod ng Maynila. Tataas yung taxes, dadami yung employment para sa mga Manilenyo. Aayos po yung mga lugar. Aayos po yung mga infrastructure. Siyempre, pag pumasok po dyan, ang mga big shots po natin, mga Ayala, yung mga SM, mga Robinsons. Of course, ito pong mga huli, itong mga may-ari ng mga McDonald's, Philippines, Jollibee, Mang Inasal. So hindi po biro ang laki ng ambisyon ni Yorme, and makukuha lang po niya yan if majority of the country's billionaires are on board sa kanyang vision. So ang ginawa po niya, una, pinakita muna niya na may political will siya to implement po yung mga gusto niyang mangyari. So doon po pumasok yung sa Divisoria, yung sa Quiapo, yung sa hindi po pagtanggap ng lagay para po sa mga vendors dyan, linisin po muna. Kasi that has always been the problem po, kaya takot nga po ang mga bilyonaryo na pumasok dahil po ang tingin nila puro krimen, puro dumi, sobrang dugyot. Pag pumunta ka sa Manila ay hindi safe. That's the overall thinking po ng mga bilyonaryo. Kaya lahat sila nandyan lang sa Makati, sa BGC, sa Ortigas. Nandyan po sila for the last few decades. At nakakalungkot po dahil Manila ay merong how many centuries po na jump start. Na kumbaga yan po ang sentro ng komersyo sa Pilipinas for the longest time noong nakaraang century. And recently na lang naman po, noong mga 70s, 80s na lang naman, nagsibulan po yung mga business centers na yan outside of Manila. And unfortunately po, napag-iwanan yung Manila, naiwan sa decay, naiwan po sa mga shady na tao, yung mga pamamalakad po ng kalsada, and doon na po pumasok yung mga masasamang elemento. Kaya lumayo po yung mga bilyonaryo for the longest time. So ang parte po nung plano ni Yorme Isko, una, linisin muna.
Of course, hindi mo siya malilinis overnight, pero makitaan lang na merong direksyon, na merong mayor na seryoso, na seryoso sa kanyang vision para sa syudad. So, nakuha niya kaagad yung loob. Yung pagiging authentic niya sa kanila. And yung kanyang charm. So, una po, yung kanyang vision. Yung nga po, pangalawa po, like sinabi ko po, yung kanyang charm. Na charm po niya yung mga bilyonaryo na ito sa kanyang humor at sa galing niyang makipag-usap at makukuha ng loob. So, yan po, from my personal talks din po, sa personal na pakisalamuha ko din po kayo, Ormiswa, nakita ko po firsthand kung gaano po siya kagaling makakuha po ng loob ng tao. Dahil mararamdaman mo yung sincerity sa kanya pagkausap mo siya. And of course, it helps also yung kanyang artista looks at yung kanyang killer smile. So of course, any advantage that he can use, ginagamit po ni Yorme para po maging maayos po yung kanyang yung magiging relasyon ng kanyang administrasyon sa mga importanteng bilyonaryong taong po ito. So, ang maganda po kay Yorme, pinapahalagaan niya bawat isa, mahirap, mayaman, mahirap, middle class, mayaman, pinapahalagaan po niya lahat. Pero of course po, alam po niya ang katotohanan po talaga na itong mga bilyonaryo na to ang may kakayahan para po magkaroon ng mabilisan na pagbabago pagdating po sa ekonomiya. In terms of the economy ng City of Manila, naka-rely po talaga dito sa mga negosyante na to. And specifically, dito sa mga pinakamalalaking bilyonaryo na to. So, una yung vision, pangalawa yung charm, pangatlo po na kung bakit nagsisilapitan itong mga bilyonaryo na ito, dahil po sa groundswell of support na nakuha ni Yorme Isko. In other words po, kayo pong mga nanonood sa mga video po naming mga vloggers, kayo pong nanonood sa mga Facebook Live ni Yorme Isko. Kayo po na nagko-comment, kayo po na nakikipagtalo pag meron pong mga tao na gustong manira kay Yorme Isko, kayo po ang dahilan kung bakit po itong mga kumpanyang ito ay nagsisilapitan ngayon kay Isko, kay Mayor Isko, dahil alam nila na hindi sila pwedeng maiwan. Nangyari nga po, kapag ang kumpanya, nakikita po dun sa Facebook Live, parang advertisement na din po ang lumalabas. Alam po nila na ang mga fans po ni Yorme Isko, kahit 2 months pa lang siya nakaupo as mayor, ay very passionate. And of course, marami po dyan mga nakatira sa abroad. Sila po ang meron din kakayahan na may purchasing power. Alam din nila yung purchasing power po nung mga supporters po ni Yorme Isko. Of course, there's reason to be cautious. Of course, itong mga bilyonaryo na to, at the end of the day, ang kanilang priority ay yung kanilang interest ng kanilang mga negosyo. Pero maganda pong isipin na kahit konti po, ay yung kanilang philanthropic side ay makuha po, a piece of that, makuha po ni Yorme Isko para maibalik po sa City of Manila. Of course, yung mga bilyonaryo na yan, ang main interest nila pa rin is yung mapanatili na malaki yung kanilang negosyo at lumaki palalo. Pero at the same time po, alam naman ni Yorme kung hanggang saan lang at kailangan sumunod po ang mga batas itong mga bilyonaryo na to. So sinisimula niya na magandang relasyon, pero at the end of the day, kailangan po nilang makipagtulungan. Hindi po pwedeng lalamangan naman nila yung syudad ng Maynila. And of course, alam naman nila na pag si Yorme okay na ka-partner, pero of course pag nalalamangan na yung mga Manileño, ibang usapan na yon. So at lastly po, I think Yorme suddenly has become isa sa top endorser, parang endorser in a way sa bansa, na hindi mo kailangang bayaran ng TF. Kumbaga, ang kabayaran na binibigay ng mga bilyonaryo para matulungan ma-promote sila is by way of helping yung mga Manileño. Ang balik po ay nasa mga tao sa Manila, hindi po kay Yorme Isko diretso. So parang in a way, siya ang naging isang mainit na endorser ngayon. So which is, hindi pa ako nakita ng ganito ka level for a public official before.
Of course, kami po sa Erase, we have worked with mga actor turned politicians po. Isa na nga po yan si Mayor Isko nung konsyal pa lang din siya. Kasi alam namin yung appeal nila sa tao, but never in this level po na talagang nationwide yung appeal at napaka ganda po ng kanyang support na nagagamit po niya para po mapabilis yung kanyang mga vision para sa City of Manila. Hindi yan po, buong Pilipinas din po ang makikinabang. Kasi nga po, ang ating pride as a nation, yung ating roots as a nation, yung Manila po serves as a beacon to that, a symbolism sa ating pagka-Pilipino. So, Manila is an important city of our past. It is important now and it will be in the decades and centuries to come. At alam niya ni Yorme Isko, alam niya na importante dito ay ang tinatawag na legacy. So, yung vision niya doon po nakatuon para siguraduhin po na ang iiwan niyang Maynila is something that we all can all be proud of. That's why nakita po yung vision niya ng mga bilyonaryo, so lahat po sila, karamihan po ay sumusunod sa kanyang vision at nagtutulungan. So, that is our analysis po kung bakit love na love si Yorme Isko ng mga bilyonaryo dito sa Pilipinas. So, I can see din po sa mga comments ninyo and sa views po na talagang gustong-gusto ng mga Pilipino na nakikita po na pag itong mga bilyonaryo sumusuporte kay Yorme Isko. Hiwalay pa po dyan yung future sa politics ni Yorme Isko outside of Manila after 9 years. So, iba pang usapan yon. Pero sa ngayon po, sa ngayon pa lang, yan na po yung manakikita kong dahilan. So, thank you for watching, guys. See you sa next video tomorrow. Going to make more videos. It's a Friday po. Doon ka sa Kartilya. Nandun po tayo. So, see you, guys. Please keep on supporting Modus of Manila TV. Maraming salamat. See you sa next video.